Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo muli kung saan po mga kababayan ng ating senior na masipag mga lakal alang-alang sa kanyang mahal na ina na siya na po nag-aalaga. Senior na rin po si Nanay Marlene, no? Senior na rin po si Nanay Marlene, inaalagaan niya yung kanyang ina na 80 years old plus na po mga kababayan. Kaya ngayon binalikan natin dahil meron na namang biyaya na iaabot natin sa kanila. Kaya maraming salamat po mga kababayan at lalong-lalo na sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members at yung ating mga viewers, commentator na walang sabang samahan tayo sa araw-araw ng ating paglalakbay. Kaya ito po yung ating nagagawa sa araw-araw. Kaya mga kababayan, tara! Samahan niyo po kami uli dito kay Nanay Marilyn. Good morning! Good morning po! Kumusta po kayo, Nanay Marlene? Buti wala po kayo doon sa labas at nangangalakal ngayong umaga. Akala namin hindi namin kayo madadat. Sabi ko, naku, hindi, parang hindi natin ata madatnan si Nanay Marlene. Mukhang nangangalakal dahil maaga pa, sabi ko. Hindi, nandito po ako. Hindi po kayo umalis? Naglalabang ako ng sapatos mga Ah, pag wala kayong kalakal, kumbaga, kung wala naglalaba kayo at nagbubuting-ting kayo dyan sa banig nyo. Hi po, Lola, kumusta po kayo? Good morning po. Nilabas ko po siya. Ayos lang po kayo. Kayo ba ay nag-almusal na? Tapos na. Ayun, pinipilit ni Lola magsalita kahit hirap po siya, no? Mainam at nilabas niyo po para kahit papaano maarawan man lang po yung nanay niyo. Nilalabas ko rin po kung minsan ay naka-wheelchair po diyan sa labas ko. Yung para kahit papaano maikot-ikot niyo. Nilalagay ko po sa wheelchair. Wow. So ito po mga kababayan. Ito po yung ginagawa ni Nanay Marlene. Saan? Letter B yan po. Ah, letter B. Oh, ito letter, itong binubuo ko po ito. Tapos, paano pagpagdugtungin? Ito, letter C. Oh, ayan po mga kababayan, letter C. Okay. Binubuo ko kasi na ganyan. Mahirap siya mga kababayan. Yan po, oh. Mahirap siya. Pagdugtungin na ganyan. Ano ba ito ipasok? Ayun. Tapos, ganyan po Nanay Marlene. Ganyan. Tapos, ikatano. Pero, pan, iganan nyo po para hindi siya matanggal. Di ba ganun po? Oh. Ganyan po. Tapos, ganyan eh. Ay, ang galing naman magsiksik ni Nanay Marlene. Parang isi-isi lang sa kanya. Ganyan. Tapos, isiksik ng ganyan. Ganyan po. Oh. Oh, tapos, ganyan, oh. Ganyan para hindi matanggal. Hanggang sa dulo niya. Ano, ganyan-ganyan lang po. Nanay. Tapos, igaganyan na. Ganyan. Ayan. Tapos, ganon. Ayan. Tapos, pa ganyan. Pa ganyan, oh. Oh. Ah. Wala na tayong dugtong. Tapos ipapasok mo sa loob. Ah, ako po pa. Sa maliit. Ganyan. Tapos kuha ka uli, ipasok dito. Tapos hilain. Ito na 'yon, nakalak na. Oh, ayan po mga kababayan, letter O na to. Letter naman. O. Pag-aman naman. Tapos, hindi, sa ibabaw yan. Ah, sa ibabaw. Yung mahaba. Tapos, tapos ganon. Oh, tapos. Ito tusok po dito. Tusok. Madali lang naman pag ganon. Oh, bingo! So, ganyan po, mga kababayan.
May nagtanong nanay. May nagtanong po sa gawa nyo dahil ang daming nagandahan. May nagtanong po kung magkano daw yung isang banig. Did conforme po ba sa laki? Sa size po. Anong size? Yung small? Yung small po, 250 po. 250. Tapos yung medium size? Yung double po. Yung pang double. Yan doon ang ano, 350. Po. Tapos yung large, yung pinakamalaki? Yung panili po. Oo. Ayan ang 500. 500. So ayan po mga kababayan. Mahirap kasi yung, kasi mahaba na malaki. At saka malaki. Opo. So ayan po mga kababayan ha. Yung doon large, po sa nagtanong. Yung small po, yung double po ay nagkakahalaga ng 250. Yung semi-double po, nagkakahalaga po ng 350. At yung family size, yung po yung 500 pesos. Kasi napakalaki naman na. No? At Diyos ko, isang truck na po yung mauubos na straw bago matapos yung family size na banig. So yun po yun mga kababayan. Paano ba yung shipping fee? Siyempre, halimbawa, bibili ka ni nanay or mag-order kayo ni nanay Marilyn. O halimbawa, may order kayo o pupuntahan ko si nanay Marilyn. Nanay Marilyn, kailangan ko ng family size 500. Yung shipping fee, pag nasa ibang bansa, nako, mukhang... Mas mahal yung shipping fee. Unless lang kung dito sa Pilipinas, okay lang. Pag i-export na po, mahal na po. Opo. So, doon na po nagkakatalo doon sa shipping fee talagang mahal. So, ayan po, mga kababayan. Nandito tayo muli kay Nanay Marilyn dahil meron silang biyaya. Oh, si Lola, hindi po ba marunong gumawa ng banig na ganito? Oh, hindi marunong si Lola. Meron kayong biyaya, Nanay Marilyn, nang gagaling po sa ating sponsors from Couples from Iceland. Nagpapaabot po ng 5,000. Actually po mga kababayan, no, pioneer sponsor na rin po natin yung Couples from Iceland. Nagpaabot po ng 37,000. Yun ay hinati-hati sa 7 pamilya, no? At kasama po doon si Nanay Marilyn. Isa po sa makakatanggap ng 5,000. No? So yung 5,000 po mga kababayan, syempre kailangan natin may bit-bit tayong bigas dahil yun ang kailangan talaga. Lalo na pagtag-ulan ngayon, mahirap mga lakal, Nanay Marilyn. Tama po. Mahirap mga lakal. Kaya sabi ko, ang bigas, importante. The rest, cash, bahala na si Nanay Marilyn kung anong bibili niya para dito kay Lola. Pasok mga Rogelios! May pasayo pala yan. Wow! Ang galing naman talaga ng mga Rogelios. Ang mga tukpo, pumasok kayo! Ayan, napatawa natin si nanay, si Lola. 'Di ba? Kanina pagpasok natin, naiiyak na si Lola. Ngayon kahit papaano napatawa natin dahil sa ating mga Rogelios ni Jacoy at ni Kabuto. Salamat sa iyong dalawa kahit papaano napasaya natin si Lola. Ayan po, Nanay Marilyn. Kumusta yung bigas natin noong nakaraan? Ubos na po? Hindi pa po. Mayroon pa rin po. Meron pa? Opo. Baka naman tinipid nyo si Lula. Ay, hindi naman po. Talagang maliliit lang yung kaldero namin. Kapag kailangan tag-iisang kaldero kayo, no? Para tumamba si Lula. Hindi namin maubos talaga yung ano, dalawang gatang, yung ganyan ng gatang ng ano. Yung sa rice cooker? Opo. Hindi namin po mauubos. Tipid po pala kayo sa bigas. Minsan, kakain pa nga yung mga anak niya sa amin. Pero hindi pa rin maubos-ubos. No? At may natira, bumili ka ng masarap na ulam at bahala na po kayo kung ano pang ibang bilhin nyo. Ha, Nanay Marilyn? So may natira kayong 3,900. Oh, 1,000, 2,000, 3,000, 3,500, 6,700, 8, 3, 9. Salamat po sa lahat ng ano, tulong nyo po sa amin. Kung saan man po kayo, ituloy nyo po yun sa pagtulong sa kapwang ano, mahihirap po. Sana nga po nasa inyo po ang ano, ang pag-ano ng Panginoon para yung
yung sa kalooban ng bawat isa ay maano rin sa pag ano sa inyo. Ano ngayon ang pakiramdam na ni Marlene na dating nagulat pa nga kayo dahil inintuan namin kayo? Siyempre, hindi ko nga po alam niyo. Opo, akala kasi nyo. Nakatalikod at nagpakita kayo kaagad ng ID niyo. Hindi, ang alam ko lang po, may magtatanong lang. Kasi kung minsan maraming nagtatanong yung mga naliligaw kung saan sila pupunta. Akala ko ganun lang po, and yun opo, pala tapos hindi. Tapos na rin, Marlene, anong pakiramdam mo noon na pag-uwi mo ng bahay na meron ka ng biyaya na nangangalakal ka lang pero ang nakalakal mo ay biyaya? Masaya na rin po ako dahil naka sa akin yung mga tumutulong na ano sa isa kayo sa nakita namin. Maraming salamat po muli, Couples from Iceland, sa tuloy-tuloy na biyaya na pinagkaloob natin sa mga kababayan natin na talagang napakalaking tulong, no, na talagang naibsan yung kanilang iniisip sa araw-araw kung saan sila kukuha ng pagkain na kahit papaano nabigyan natin ng munting pag-asa. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso, Couples from Iceland. Nawa ipagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw, nawa ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganon marami pa tayong mapuntahan at matulungan masuyod natin yung mga kasulukan at makita natin yung mga taong ikaw sa buhay na mabigyan natin ng biyaya. Maraming salamat po sa inyo. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Nanay Marlene. Bibigyan bye bye po, Lola. Ay, may ipapauwi si Nanay Marlene. Para mayroon kayong AR po. Tapos na po yung nadat na nyo noon na ginagawa ko po. Yan na po. Yung ay ito na po 'yon, yung inumpisahan nyo? Opo, yung pinichupichuran po dito dati. Oh, ang galing mga kababayan. Ito yung size, medium size po ba? Semi-double? Or single? Yan, mas malaki ng kunti. Ah, family size na. Mas malaki. Kunti lang naman yung laki niya dun sa single. Ah, pero malaki na siya mga kababayan. Ganito po siya kakapal at kalaki. Ito po yung 350, tama po. Ito po yung 350, ganito po kalaki. Malaki double na siya. No, semi-double na po siya. So, salamat. Meron naman pabaon lahat ng halos binablog natin mga kababayan, no? Kahit ano-ano lang din po ang ibinibigay sa atin at kung ano-ano na lang din po yung pinababaon sa atin habang tayo ay nagbibigay po ng biyaya. Kaya maraming salamat din sa pagmamahal, mga Nanay Marilyn. Pwedeng gamitin po dun sa pag-ano pa, mag-picnic. Opo, sa picnic. Minsan pag napagod kami kasi madalas kami umaakyat ng bukid, magpapahinga kami doon sa ilalim ng puno at ito yung aming magiging banig. Pag may lilim, ilatag namin to. Ang kundi, kainan na. After kain, matutulog na kami, Nanay Marlene. Hindi na kami magbablog kasi napasarap na sa tulog. No? Okay. Salamat.